Hi guys! So ngayon ay nagbabala kami na magbakasyon ni Alwin sa British Columbia. Mabang layo, no? Pero malapit lang yon. So, sasakyan lang, no? By land kami. Hindi kami mag-plane. Kasi 3 hours malapit na yon from Calgary. So, pupunta kami ng Radium. Yung Radium ay part na ng British Columbia and famous yun for hot spring, no? Hot spring. So, magdi-dip tayo sa malaking pool doon, pero ano yun, very warm or hot yung water. And syempre para na rin maka-enjoy si Zion kasi yung weekend na yun ay holiday. So, Easter Sunday. So, para makapag-swimming, bakasyon, and laro na rin si Zion by Easter Sunday. And syempre, since tayo ay magbabakasyon ng weekend na yon, no, we need to book a hotel. So, hanap-hanap na rin ako ng hotel. Sobrang tagal, nire-research ko talaga kasi yung hotel, yung place, kung saan makakatipid. Or syempre, hindi naman yung sobrang tipid na hindi na maganda yung quality ng hotel na pupuntahan mo. Pero yung okay-okay din and maganda yung reviews. So, meron akong nakita. Actually, motel siya. So, famous yung mga motels din dito sa Canada. And family-friendly din yon. And since gagastos tayo, yun nga, syempre, kapag magbabakasyon ka, mag-overnight ka, kasama ng family mo, kailangan ng budget for hotel. And since ngayon, no, nagbibilangan na kami ng budget, sinong gagastos? San ibabawas yung additional gastos? Kasi, syempre, hindi mo naman masasabi na dapat bawas yun sa aming family budget, no? So, as we have mentioned na rin sa mga previous vlogs namin, meron tayong mga trading, yan, may copy trading tayo. And since kumita tayo ngayon, wow! Hindi naman ngayon week lang ha, 2 weeks na to na hinold. Syempre hindi naman always win, pero ngayon ay win. So yan, no, ialis na natin. Part of risk management ay kunin na yung profit kasi pag sinugal mo ulit, yan, pwedeng matalo yan. Pwede ring ilipat natin yung naging profit natin sa isang account sa ibang social traders na pwede nating i-copy. And yun nga, no, pwede rin pala kayong kumopy sa aming social trading account, Mulawin Trader. So, usually, nagpa-profit siya ng 3 to 8% a month. So, average 5%. Pero, syempre, do your due diligence. So, this is not guaranteed. Yung income dito or yung profit monthly is not guaranteed. So, ganito talaga sa copy trading, sa Bitcoin. So, kung saan-saan man, this is a risk that you have to take. Yan. Invest nyo lang yung kaya nyo mawala. Yan. Invest what you can afford to lose. Ayan. So, nailagay na guys yung ano, yung code. Ayan na agad. Successful daw. So, antay lang natin mag-reflect dito. So, at least, di ba, meron na tayong pangbayad sa hotel for 2 nights sa aming bakasyon ngayong Easter dito sa Canada. Yan, syempre dapat, ano tayo, hindi magastos, hanap tayo ng... Yan, eto na. Yan na, guys. Meron na tayong pambayad, $423. $425 yan, di ba, dapat? $2 lang na wala. So, $2 na yung transaction fee ko kasi ginawa kong sample yung una. So, meron na tayong $23,000. Yeah. Yan, ito yung equivalent kasi nung 2 nights na hotel, hotel namin. Meron pang sobra pang kain at kape. Ngayon guys, kung gusto niyo makikopy trade dito sa aming robot, ayan. Nandiyan guys, search niyo lang yung Mulawin Trader. Then, andyan, dyan sa page namin guys, makikita niyo kung paano yung tutorial, kung paano kayo mag-deposit. Mag-create ng account. Account. May verify. Link na rin doon para hindi kayo ma-scam or mapunta sa kung ano-anong website. So, meron kaming link kung saan kami nagtitrade. Kaya yun guys, no, kung gusto niyo mag-copy, nandyan yung link. Doon nyo siya guys mapapanood sa second channel namin, no? Kasi nga, nandun lahat kung paano mag-fund, paano mag-verify ng account, paano mag-copy, at saka ito nga, paano mag-withdraw. Actually, ginawa lang namin to kasi marami nagtatanong, eh, diba? Marami nagko-comment kasi kung gusto matuto sa pagka-copy trade. Basta guys, aralin yung mabuti, ano? Basta do your own research. Hindi po kami financial advisor. Gusto lang namin i-share sa inyo kung ano yung
pinagkaakitaan namin din ni Emma dito kasi hindi rin talaga biro ang mamuhay dito sa Canada. Kaya isa to sa mga side hustle din namin ni Emma sa ngayon. Actually, matagal na namin ginagawa to. Pero ako kasi guys, more on crypto talaga ako. And yeah, and nagmamanual din kasi ako. Kaya nga sa aming, sabi niya nga ako, diba kanina, mas ako yung ano, aggressive talaga. Okay? 1 week later. Morning guys. So ngayong araw, bali kukunin pala yung dalawang box namin. Yeah. Yeah, pauwi ng Pilipinas yan. So actually, mayroong free siya na dalawang maliit. Ayun. So sa Alin kami guys nagpadala ngayon, ano? Actually, last balikbayan box namin, Alin din. So, nandun na sa Pilipinas, nakuha na ng parents ni Emma at saka yung ano, sa family ko. Ayan. So, ngayon ulit, magpapadala ulit kami. Kasi may promo sila, guys, no? Pag kayong dalawang box mo, meron silang additional dalawang box na maliit. So, grinab namin yun. Sayang din kasi. So, I think last day ata ngayon. So, kukunin ito mamaya mga around 2 p.m. dito sa Canada. And yeah, hinihintay-hintay ko nga lang ng konti. So anyway, yan, dalawa ulit syempre kami ni Zion. At syempre, alam niyo naman guys, pag ganitong nagbo-vlog ako, off natin yan. Tsaka ito guys, no, pakita ko sa inyo na rin yung labas namin. Ayan, so natutuyo na yung mga yelo. Kasi bumaba, tumaas na yung ano, temperature. So, medyo mainit ngayon, I think. Hindi pala masyadong mataas kasi minus 2. Pero kahapon guys, plus 8 kami. Kaya yan, medyo natunaw na yung mga yelo. I think ngayon, Thursday, ang alam ko ha, sa huling tingin ko sa apps kasi dati, mag-snow na naman kami, pero light lang. And so, yeah, bali tomorrow guys, yung punta pala namin ng Regium, no? Yan, magbo-vlog kami dyan guys, no? What? Yeah. Asa si Mami? Ano Mami po? Oh, work din naman yung mouth mo, oh, daming chocolate. Nakain ka ng chocolate, no? You eat chocolate? Oh, ay, tama yung teeth mo. May mga chocolate. May ebidensya na kumain ka ng chocolate. Ayan, so medyo magulo yung bahay. Alam nyo na guys, pagdalawa kami ni Zion. Kaya sabi ko nga kay Emma, yung ibang laruan, ipadala na kasi sobrang dami na laruan ni Zion ngayon. Every time na lumalabas kami, pag kumukunta kami sa Goodwill, yan, lagi siya nagpapabili. Pero mga ano siya, more on car. Mahilig to sa mga kotse-kotse. Yeah. Yeah, oo. Papadala natin yan. Papadala natin yan. Kila Lola, no? Yeah, ABC. Oo. Yeah. So, yun guys, no? Luto muna ako ng pagkain namin ni Zion. Then, mamaya ay... Meron kami imi-meet pala sa ano, sa Chinook. Subscriber din natin sila guys, no, from Winnipeg. I think family sila. Yeah, si Emma kasi yung kausap eh. Yeah, imi-meet namin mamaya sa Chinook ng mga I think around 5 p.m. Kasi ano sila guys, galing sila Winnipeg, parang magba-banff ata sila. So, dumaan sila dito sa Calgary at yun nga imi-meet natin. Yeah, work si Mami. Okay, so yun guys, luto muna tayo. Medyo nagugutom tayo na ako. A few inches later. Ayan, ito na, kinukuha na. Ayan, so babayad nga pala tayo. Wait. Sa akin wallet. Ayan. Babayad muna tayo guys. Ayan, kinukuha na nila kuya. So, bali ito guys, $85 kasi diretso na ito sa probinsya namin sa Mindoro. Then, yung isa naman, $80 sa Manila lang. So, isipin nyo, $5 lang yung difference. So, doon ko na ipapadala sa Mindoro, di ba? Para at least yung asawa ng kuya ko, is doon na agad matatanggap na agad doon. Hindi ko na ipapadoor to door sa Mindoro. Kaya sabi ko, doon na lang, idiretso na lang doon sa amin sa Mindoro. Kasi more on, sa Mindoro lang din talaga yung mga... galing sa akin. Meron naman ako pamangkin sa Manila pero konti lang naman. So, papadala ko na lang dun sa Manila. Hindi ko kasi maisama kay Emma kasi separate kasi yung box ni Emma eh. So, may kanya-kanya kaming ano, box. Para hindi rin magulo pati. Several song-filled hours later. Ayan guys, kakauwi lang natin, no? And, yan, sabi nga ni Alwin, nakuha na ang ating balikbayan box. Tingnan nyo naman, luminis na sa aming sala. Ang daming kalat kasi, parang isang buwan yata nating pinuno yun, no? Hindi naman. Yan, hindi naman. So,
nakapagpadala kami nga pala nung January, tapos dumating sa family namin ng March, and ngayong yan, end ng March, humabol kami kasi nga 2 plus 2. So, maganda, may kapalit agad sila. Ito yung bulilit box, no? Kapag bibilin mo kasi ito, parang $10 ba yun, no? Tapos ito din. At least may, meron na naman tayong pag-iipunan na boxes. And, yun nga sabi ni Alvin, $165. Kasi yung isang box mo kay Alvin papunta sa Mindoro yon. So, kapag Manila, $80 lang. And, oo, na samantala namin yung 2 plus 2 kasi nailagay ko sa isang maliit na box yan. Lahat ng mga pinaglumaan ni Zion. Kasi meron akong pamangkin na 1-year-old, no, para din, syempre, hindi nabibili ang aking kapatid sa mga, ng mga damit na pang bata. Ayan, so, I think, yan, mga 2 months ulit. Tingnan natin, o 3 months, depende kung ano yung mga may ipon nating padala. Kasi syempre, parang it gives us joy, no, na makapagpadala. And nililimit na rin namin yung pagbili ng mga bagay na meron na sa Pinas. Kasi nga, pwede na lang ipadala yon as grocery, no, as money. Pero yung mga binabox namin, yun yung mga makikita lang dito. O kaya yung extra gamit namin, syempre, kesa naman itapon, yan, mapapakinabangan pa yun ng mga kapatid namin, yung mga pamangkin namin, yan. Kaya nagpapadala kami. Yan. So, kung gusto nyo rin pala magpadala sa Alin, so this is not a sponsored vlog, pero satisfied naman kami sa unang padala namin. So, 2 months lang yon from sending. So, ngayon, count na naman tayo ng 2 months. So, yun nga, no, meron tayong bakasyon ngayong long weekend, and dahil wala tayo dito sa bahay ng long weekend, nasa Regium tayo, yan, pinakuha ko na kanina ang Balikbayan box. Kasi, hahabol din tayo sa promo. After the promo kasi, wala nang plus bulilit box. So, aabang na naman tayo. So, yun, no, at least okay na tayo. Mamaya ay bibili kami ng mga, like, mini grocery siguro. Chips. Yung mga pangbaon lang sa Radium. Kasi along the way, sabi nga nung isang nag-comment sa atin, magbaon daw talaga kasi walang masyadong bilihan ng pagkain doon. Although yung nakuha naming cottage, yung tutuluyan naming accommodation, may kitchen doon. So inisip namin ano pang magandang dalin, lutuin, kung ano man. So, along the way, baka mag-Jollibee na lang tayo, take out. Pero, we will see. Pero, mamaya, pupunta lang kami, very quick stop sa TNT, kasi iniisip ko, magluto ng spaghetti, para meron tayong kakainin, di ba, along the way. Aside sa, bibili naming Jollibee Chicken Joy. Yon! Kamusta naman? Bakasyon mo to. Siyempre, alam niya naman, guys, Thursday ngayon. So, bakasyon time. Yes. Saka yun nga, long weekend ngayon. Pero actually hindi long weekend sa akin yun kasi ganun din talaga yung pasok ko. Wala talaga akong pasok ng Thursday, Friday, Saturday. Pero bayad ka naman, di ba, sa holiday? Bali, ano kami, plus one ulit kami. Mm-hmm. Pero ginawa kong ano, guys, pera na lang. Ayokong i-time bank eh. Oo. At least mapakinabangan natin, di ba? Oo, sa kabila naman kasi ako ma-absent. Yes. Na-absent lang ako talaga pag may problema lang. Oo, pero kailangan. Ayun. So, pahinga na tayo, guys. And, yan, abangan niyo yung mga vlog namin na susunod at mag-e-explore tayo sa Regium sa British Columbia. Yay! So, I hope nag-enjoy kayo sa aming vlog for today. If you have any questions, please leave your comment down below. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aming channel, please consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated rin kayo sa aming latest video uploads. So, yeah, we'll see you on the next one. Peace!